Sa CCTV video sa Malolos, Bulacan, ramdam ang tensyon sa pagitan ng pulis at ilang tanod ng barangay Matimbo nitong Sabado ng gabi. Nakilala ang pulis si SPO2 Leonilo Buluran, nakatalaga sa Valenzuela. Pilit siyang hinihila palayo. Pero maya-maya, nagpang-abot ng pulis at si barangay tanod Ramon Paraiso na may hawak noong batuta. Napaglayo sila, pero sige sa duruan at sagutan. Nahila palayo sa barangay hall si pulis. Pinapasok naman ang barangay tanod, pero muling sumugod sa barangay hall ang pulis at itinulak ang isa pang barangay tanod na si Joel de la Cruz na binalya pa niya. Hinahanap noon ni Buluran si Paraiso pero hindi niya makita. Lumabas sandali, tsaka muling bumalik pero nagwawala pa rin. Muli siyang lumabas at nagwala ulit. Naiwas-iwas pa niya ang mga umaawat sa kanya, pati ang kanyang asawa. Umalis pero bumalik sa barangay hall. Doon sinampal at dinuro-duro ulit ang tanod na si de la Cruz. Kasunod ito, naawat na si Buluran at nailayo sa barangay hall. Ang punot dulo ng gulo ang umano'y pakikialam ng mga tanod sa insidente ng sagiang kinasangkutan ni Buluran at ng isang jeepney driver. Tapos na yung gulo, ba't ba rin iniinsist pa nila na doon pang usap sa barangay, hindi na nagreklamo yung tao pa ano ko? Oh, tapos na sana ang gulo kung sila pakindubok yung ganong ano, yung away. Giit ni Buluran, bago ang suntukang nahulikam, sinaktan daw siya ng mga tanod, kaya dinipensa lang daw niya ang kanyang sarili. Pati nga raw asawa at anak niyang minor de edad, sinaktan ng mga tanod. Umambang bubunot ng baton. Nung paglitong mo ganyan, paglingon ko, nakapalikod nga ako eh. Pinalo kagad ako dito at naman ako. Dugo ilong ko kagad sa buong. Nag-retaliate lang tayo. Didepensa ko naman sarili ko lang. Bubuin nila ako doon. Pero giit ng mga tanod, hindi totoo ang bintang ni Buluran. Sigaw po na sigaw na, yabang mo, yabang mo. Tapos meron ng mura. Sinabihan ko po, nasa barangay hall tayo. Lalo nagalit na ako. Sumugod na ho siya. Hindi rin daw sinasadya ni Paraiso na napalo niya ng batuta si Buluran. Nasuntok na po akong dalawang beses. Nauna po siyang matake. Kaya ang ginawa ko, nakakawa ko yung batuta ko. Bilang ginagawa ko rin pananggay batuta ko, tumama sa ganito niya. Hindi ko na hindi sinasadya. Dagdag pa ni Paraiso, sinugod pa nga raw siya ni Buluran sa bahay ng kanyang tiyahin. Sinuntok at tinutukan pa ng baril. Inilabas ng barangay ang kuha ng CCTV kay Buluran. Nang sumugod umano siya sa bahay ng tiyahin ni Paraiso, itinanggi ni Buluran ang palatang. Wala raw siyang dalang baril at hindi rin lasing. Iniimbestigahan ng Malolos Police ang insidente. John Consulta, GMA News.